Mini vlog! Hello, mga Mari at Pare! Ito at paalis na naman kami dahil babalik nga kami doon sa school ni Junakis. Dahil nag-chat nga yung teacher niya at ando na nga daw siya at pwede nang magbrigada. Kaya ayan, sumakay na nga lang din ulit kami ng e-bike dahil umuulan nga sa time na yan at naku, nakakatamad talagang maglakad. Sasabay na nga lang sana kami kay Josawa kanina, kaso nga lang ang aga-aga ng umulan. Kaya sabi ko, 9 a.m. na nga lang kami pupunta. Andito na nga pala kami nito sa school ni Kulit. At ayan, papasok na nga pala kami doon at hinahanap nga namin yung teacher niya. At nung nahanap na nga namin, ayan, inaantay ko na nga lang dahil hinahanap niya nga din yung susi niya. Nung hindi niya nga mahanap, ayan, inutusan niya akong pumunta sa kabilang building, baka daw naiwan niya doon. Ayan nga, binibigay ko na nga sa kanya, pero pagkatapos binigay niya nga din ulit sa akin dahil kami nga lang yung aakyat ni Kulit doon sa taas. At ako nga lang pala mag-isa maglilinis doon dahil wala talagang mga mamis na magbibrigada. Sabi nga ni ma'am, ako nga lang daw yung unang pumunta doon. At ang sabi ko nga kay ma'am, 3 beses na nga akong pabalik-balik doon. Kaya yan, sobrang tuwa niya dahil meron na nga daw maglilinis ng room. At ayan na naman, Diyos mio, paakyat na naman kami nito sa 4th floor. Haroy, Diyos ko day, for the hingal na naman ang person. Masakit pa nga yung paa ko dahil nabigla ata kahapon sa pag-akyat doon sa 4th floor. At ayan, pagdating nga namin sa 4th floor, nagpahinga nga muna ako, parang hindi kasi ako makahinga. Naku po, kailangan ng magpapayat. Char. At ayan nga, nung nakapagpahinga na nga, binuksan ko na nga agad itong room. Wala talagang ibang katao-tao dito, kundi kami lang talaga ni Kulit. At pagpasok nga namin sa loob, ayan, nagpupunas muna ako ng pawis kasi grabe talaga yung pawis ko. Tumatagaktak talaga yung fats ko sa katawan at kita nyo, oh, basang-basa talaga yung likod ko. Kaya ayan, nagpunas nga muna ako ng pawis ko at pagkatapos, pinunasan ko na nga agad itong pawis ni Kulit. At baka matuyuan na naman ng pawis at ubuhin. At kakagaling nga lang nito sa sakit. At ayan, kumuha na nga din pala ako dito ng walis at mag-uumpisa na akong mag-agyo. Dahil ako nga lang mag-isa kaya ayan, sipag-sipagan talaga ang person. Nag-aagaw na nga pala ako dyan at nagtatakip nga ako ng ilong dahil maalikabok nga. At ito namang si Kulit, patulong-tulong kunyari. Pero sus, ang bilis-bilis lang din binitawan yung walis. Kaya ayan, sabi ko nga, para naman may ambag ka, videohan mo na lang ako, char. Pero asahan nyo na yung kuha niyang video na kung maduduling ka talaga. Nung natapos nga pala akong mag-aagaw, nagwalis na nga din agad ako ng sahig. Dahil hindi naman ganun kadumi, kaya ayan, mabilis na nga lang din pala akong natapos. At nung pagkatapos ko nga pala magwalis ng sahig, nagpunas na nga din pala ako ng mga bintana. Kaso nga lang mahirap magpunas ng bintana na walang tubig. Dahil dito nga sa 4th floor wala silang tubig dahil mahirap nga daw umakyat yung tubig. At ayan nga, nung natapos na nga pala kami, ay naku, sobrang pawis. Pababa na nga pala kami sa oras na ito. At ibabalik ko na nga kay ma'am yung susi. At nung naibigay ko na nga kay ma'am, ayan, naglalakad na nga lang pala kami dito dahil ayaw na nga ni Kulit sumakay ng e-bike. At dahil hindi naman masyadong mainit, kaya ayan, pinagbigyan ko na din. Dumaan na nga din pala kami sa palengke at ayan, nakakita siya ng rambutan. Naku, ang sarap-sarap naman ng rambutan. Pwede nga lang bilhin lahat, naku. Kalahating kilo nga lang pala yung binili ko dito at naghahalaga na 35 pesos, pero kukonti nga lang. At pagkatapos, ayan, dito naman tayo sa gold. Bumili nga pala ako ng bigas na 4 na kilo. Naku, hindi na siguro to bababa ang presyo nito. At pagkatapos nga pala, bumili na nga din pala ako ng talong dahil magtutorta nga ako. Syempre, hindi maluluto yung torta pag walang mantika at itlog. Kaya yan, bumili na nga din pala ako. Pagkatapos, bumili na nga din pala ako ng ballpen ni Kulit at portfolio. At fast forward na tayo nung pagdating nga sa bahay. Ayan, syempre, huhusgahan na natin itong lasa ng rambutan. Dahil matagal-tagal na nga din ako hindi nakakain nito. Kaya ayan, muntikan ko na makalimutan yung lasa, char. In fairness, masarap naman siya at matamis. Kaso nga lang, kukonti lang talaga yung kalahating kilo na kakabitin. O siya, yun lang muna for now. Daghag, salamat sa paglantaw. God bless.